Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, "Kung ako lamang ang magpapatotoo tungkol sa aking sarili, huwag ninyong tanggapin. Ngunit may ibang nagpapatotoo tungkol sa akin at totoo ang kanyang sinasabi. Nagpasugo kayo kay Juan at nagpatotoo siya tungkol sa katotohanan. Hindi sa kailangan ko ang patotoo ng tao. Sinasabi ko lamang ito para maligtas kayo. Si Juan ay parang maningas na ilaw na nagliliwanag noon. At kayo'y sandaling nasiyahan sa kanyang liwanag. Ngunit may patotoo tungkol sa akin na higit sa patotoo ni Juan. Ang mga gawang ipinagagawa sa akin ng Ama at siya ko namang ginaganap. Yan ang nagpapatotoo sa akin. Nagpapatotoo na ako'y sinugo niya. At ang Amang nagsugo sa akin ay nagpapatotoo rin tungkol sa akin. Kailan may hindi ninyo narinig ang kanyang tinig at nakita ang kanyang anyo. Walang pitak sa inyong puso ang kanyang salita sapagkat hindi kayo nananalig sa akin at sinugo niya. Sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan. Sa paniwalang doon ninyo, matatagpuan ang buhay na walang hanggan. Ang mga ito ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw naman ninyong lumapit sa akin upang kayo magkaroon ng buhay. Hindi ako naghahangad ng parangal ng mga tao. Ngunit kilala ko kayo. Alam kong wala kayong pag-ibig sa Diyos. Naparito ako sa ngalan ng aking Ama at ayaw ninyo akong tanggapin. Kung may ibang pumarito sa kanyang sariling pangalan, siya'y inyong tatanggapin. Ang hinahangad ninyo'y ang parangal ng isa't isa at hindi ang parangal ng na nanggagaling sa isang Diyos. Paano kayong makapaniniwala? Huwag ninyong isiping ako ang magsasakdal sa Ama laban sa inyo. Si Moises na inaasahan ninyo ang siyang maghaharap ng sakdal laban sa inyo. Kung talagang pinaniniwalaan ninyo si Moises, ako'y paniniwalaan din sana ninyo, sapagkat sumulat siya tungkol sa akin. Ngunit, kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang mga sulat niya, paano ninyo paniniwalaan ang mga sinasabi ko?" Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isa sa sinasabi ni Jesus na magpapatotoo sa kanyang pagiging anak ng Diyos, pagiging Diyos, ay walang iba kung hindi ang mga ipinagagawa sa kanya ng Ama na siya naman niyang ginagawa. Ito ang identity ni Jesus, yung identity na nakaugnay sa Ama. At ito ay ang paggawa ng mga bagay na ipinagagawa sa kanya ng Ama. Magandang pagnilaya na tingnan ang ating sarili kung saan nga ba nakaugat ang ating mga gawain sa araw-araw. Paano nga ba natin na ipapahayag ang ating identity
pagkakakilanlan na nakaugat o nakaangkla sa Diyos. Ang atin nga bang mga gawain araw-araw, mga simpleng gawain, ito nga ba ay magpapahayag ng kagandahang loob ng Diyos? Ito nga ba ay magpapahayag ng kapangyarihan ng Diyos? Ito nga ba ay magpapahayag ng pagmamahal ng Diyos sa iba? Maganda pong tingnan kung ang ating mga simpleng gawain, ang ating mga normal na ginagawa sa araw-araw ay nagpapahayag ng Diyos sa iba. Kung ito'y nagagawa natin, ibig sabihin ay na-identify sa ating sarili ang Diyos na lumikha sa atin. Pero malaking challenge ito. Malaking challenge. Sapagkat nangangahulugan ito ng tinatawag nating witnessing. Witnessing sa Diyos na lumikha sa atin. Challenge ito sapagkat sisiguraduhin natin na lahat ng ating ginagawa ay kung ano ang kalooban ng Diyos para sa atin at para sa iba. Challenge ito sapagkat kapag ka ang ginawa mo ay ang kalooban ng Diyos, definitely may tatanggap pero merong ibang hindi makatatanggap. Pero ang mahalaga, maliwanag sa atin na ito ang dapat nating gawin kasi ito yung ipinagagawa sa atin ng Ama. Ito ang ipinagagawa sa atin ng Diyos. At sana hindi maging malayo, no? Hindi yung parang tipong kailangan ang gagawin natin is something extraordinary, no? Hindi. Kasi yung mga simpleng gawain natin na gagawin natin ng may pagmamahal, yung mga simpleng gawain na gagawin natin ng dahil sa kaisipan na ito ang gusto ng Diyos. Yun. Kahit yung mga simpleng gawain lamang. Pero nagpapahayag ng Diyos sa iba. Kaya nga po, hinahamon tayo ngayon ng ating ebanghelyo, ng ating mga pagbasa. Na sana nga ang ating bawat pagkilos at paggawa ay kakitahan ng Diyos sa atin. Makilala ang Diyos. Maramdaman ng iba ang pagmamahal ng Diyos. Maramdaman ng iba at makita ng iba yung pagpapatawad ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga simpleng gawa.